Good morning mga kabayan. Nandito ako sa basketball court area at aking binablog ang sandstorm dito sa aming lugar. Oh, tignan mo. Oh, para siyang fog. Tignan mo, sa buong paligid. Kaya maglaba sana ako. Hindi ako naglaba dahil kakapitan ng buhangin yung damit. Tapos pagsuot mo makapit. So, yan ang ano dito, nature dito pag summer. Pag ano muna, sandstorm. Tapos pagkatapos sa sandstorm, ano na, summer na. Yung mainit na mainit na. Dito palatandaan, pag lumabas na itong sandstorm na to, yun ang palatandaan na talagang mainit na mainit na. So, dito lang tayo. Paikot-ikot. Gusto ko sana mag-vlog sa paligid. Kasi kapon, doon lang sa may harap ng Misol na may parking area. Ang aking binablog dito. Maano eh. Unsafe ito kasi sandstorm nga. Papasok sa ilong mo yung kwan. Manipis na orpino na buhangin. Nakakasama sa iyong kalusugan. Malaking tulong itong face mask sa ganitong sitwasyon. Subalik ako sa aming kwarto. Dahil mainit tapos maalikabok mahangin, hindi maganda mag vlog dahil maingay. Chat out nga pala sa mga kasama kong vlogger, si EB Sports TV, JLP Art and Design, Julius Fashion Vlogs, Mustang Ko TV, Pinong Ako Vlogs, ako si Busing. At sa mga aspiring na mga kasamahang sa mag vlog, mag vlog na tayo ngayon. Malay mo, mamay vlog ka na mag-viral. Dito naman sa pag-YouTube, hindi na kailangan ganda kamera mo. Dito, kung may kaya ka, no? Pwede ka na bumili ng mamahaling kamera, mamahaling gadget, mamahaling gamit, mamahaling mga alahas. Ako, di ako makita na nagre-relo, nag-alahas, o kaya naghihikaw, o kaya kasi bawal nga sa amin sa Islam. So, mayroong mga relo na binibigay sa akin ng mga anak ko. Yung kamag-anak ko, tinabi ko lang. Dahil nga, nandun pala sa Dubai, sa anak ko. Pangalan sa Dubai. Dahil hindi ko naman masuot, pag uras ng sala, alisin mo, bubursa. Kaya maiwanan mo sa ibang lugar na maghuhugas ka eh. Kasi hindi talaga ako sanay noon pa talagang ano. Nung di pa ako nag-convert ng Islam, ang daming butas ng tenga ko hanggang dito. Kabilaan yan. Ano pa, may butas pa nga dito. Ibawal sa Islam yun. Pati tato, buti ka, di ako rupatato. Tapos yung sa Gila, kasi nung sa Tondo pa ako nakatira, pumunta akong Santa Cruz, o kaya doon sa Binida. Ang daming nagkaroon doon. Nagpipiercing, lahat. Piercing sa kilay, sa Gila, sa ilong. Kasi mayroon akong ano, scar din sa ilong, gusto ko pa ipapersingan. Nalagyan ko ng isang, yan o. Hindi ko pala nakwinda sa iyo mga kapanyan, matiyak akong malunod. So, hindi ko na sa unang vlog ko 'yon, yung malumang vlog ko dito. Na ano ko 'yon. Na niligtas ako ng dalawang pinsang ko. Tapos hindi talaga ako nadala. Pumunta talaga ako sa ilog na malalim. Pero mag-isa, nag-practice talaga ako ng magano, maglangoy. Hanggang natuto ako. Tapos 'yon, nag-aral ako ng mag-dive. Yung dinaipan ko pala may matulis na bato. Pumusok dito sa ilog, buti nga sa ulo eh. Maano, makulit din ako ng bata pa. Tapos nung karoon ng ano, tinubuan ng ano, nung magbibinyata ako, tinubuan ng tagyawat, pinisil ko ngayon, kaya nagkaroon ng scars. So siguro na impix yun, hindi gusto kong butasan at lagyan ng hikaw. E buti na lang, hindi ko na gawa. Kasi doon sa Manila, uso-uso doon eh, kamurala nung araw. Buti na lang, hindi ako nagkatato. Katakot-takot sanang bura yun kung magkataon, nung magbalik Islam ako. Kasi bawal sa Islam yun eh. Tattoo, piercing, lahat. Pwede nga, wag ka wear or magkwintas. Pero iba, di mo may iwas. Kaya, meron ako ng kasakay, sir, plano, galing ko Saudi. Sa lahat ng mga pasayro doon, bagay, di pa ako, ano talaga, di pa ako, palik Islam nun eh. Di talaga ako sanay magsuot ng mga kung ano-anong alahas.
katabi ko Sir Plano, ang daming alahas, ang daming gold. Grabe ang gold. Rilo sing sitap. Lueta sing sing sa bawat kamay. Squintas, may hikaw-hikaw pa dito. Sombrero niya, gara, Ray-Ban. Talagang yun ang trademark ng pag nag-Saudi ka, puno ka ng gold. Tapos naka-jacket ang maang, uso ng araw yun eh. Tapos Levi's. Tapos nakaka-terpeller pa siya. Ako wala, normal na sapatos sa akin, wala pang midyas. Normal na suot ko, hindi lang ako sanay sa mga pagandahan ng suot. Laking bundok tayo. Wala lang pupurmahan sa bundok. Kaya bihan na bihan ako pag nanligaw nung araw eh. Dinadaan ko lang sa palakyan ng lupa. Sinagisip, anak lang ako eh. Spoiled ka nga. Binanggit ko yung mga pangalan ng lulo ko, lula ko. Ay, lulo ko ba isa? Ang laki ng lupa nun ah. What? Yung lulo ko. Daming lupain yun. The next story is short. Yung nga. Hindi ako nagpatato, hindi ako nagpa-piercing. Yung hikaw lang. Kaya yung isang kapatid ni Mother Queen, bay na, mayapa na. Pag, nung naligaw pa ako kay Mother Queen, galis sa akin yun eh. Kasi parang kong adik. Tapos ang suot ko, siyempre, sa tondo ako nagtira. Yung suot ko, yung wasak-wasak na pantalon. Hindi alam talaga wala na ako may suot. Dalawa lang pantalon ko sa tutorang mga kabayan. Nung pumunta ko Manila, yung ang punit-punit na sa kakalaba. Niingat-ingatan ko pa maglaba. Yung pala usos Manila, yung punit-punit na pantalon. Hindi, ginahan nila akong sumuot. Nakabili ako ng isang pantalon doon. Sirungkit naman ng kwan. Dami kasing mga tatondo. Dami nanakaw. Kaya nagalit yung tiyahin ko. Asan yung nilapan mo kagabi? Kutya, pagkakit ko wala na eh. Saan mo ba sinampay? Dito sa may hangiran. Ba't mo dyan sinampay? Ay, daming nga dito, tira na. Kamutulo pa yun ha? Kasi wala lang kayong masino araw, kamay lang. Kamutulo yun. Pati t-shirt pa ako, kasi bumili ako nung araw, isang set, mura lang nung araw ang pantalon eh. Tapos may t-shirt, mura lang ang t-shirt nung araw. So, nagalit yung tiyahin ko. Kaya balik-balik ko yung pantalon na umiksi na nga. Sa kasuot, sa kakalaba, sa kakabras-bras. Kaya nagkapunit-punit na. Yung pala usos Manila, yung punit-punit nga. Pati yung puwit, punit-punit na. Isa lang pantalon. Pangalawa yung manipis, tawag doon. Para siyang, ano, bill bottom style. Hindi ko ba sinusuot. Nahiya na ako din pagdating ko Manila. Ano ba nang ano dito? Siyempre, magkikusok rin kung ang usos Manila. So, yun ang kwento ko sa inyo mga kabayan talaga ng araw. Hindi naman na rin kasi umaarte sa damit, lalo sa pantalon. So, may maisuot lang ako. Yung anong hihingi ko is, ano naibigay naman ni Allah? Sobra-sobra pa. Pero para sa akin, hindi pa na kailangan niya. May eksin na lang buhay ko sa mundong baba na ito. Para na lang sa aking mga anak at ako. Mayroon akong maibili. Makakain lang ako ng once a day. Okay lang. Hindi na 3 times a day. Hindi ko na hiningi ng 3 times a day kung maaari. Once a day lang. So, hindi ako, ano eh, hindi ako maarte sa pagkain. Talagang, pag may makita kong pagkain, may lasa man at wala, basta may lagay sa sigmura ako. Kakainin ko yan. Dahil, ikaw ba naman kakain ka ng ilang araw na puro saging, puro gabi, puro kamote. Alam ko, hindi kayo makakarilip. Hindi mo nakakarilip yan, yung anak mahirap lang talaga. So, yun nga. Sana na ako. Sana mag-Saudi ako ng araw. Ba? Saan pagkain dun eh. Kahit dito sa'yo, kami pagkain. Namimiss ko nga yung kapsa ng Saudi. Sarap ng kapsa ng Saudi. Ito may kapsa rin yung naiba. Hindi ka tulad sa Saudi talaga. Sarap. Kaya lumaki ako. Tumakas ang ano, lumaki ang timbang ko. Umabot yata ako ng 85 kg sa Saudi nung araw. Kaya nagulat ako na maglaro akong basketball. Hindi ako makatalon eh. Yung pala eh. Overweight. So continuous lang ako. Practice. Kaya lang ang ano ko. Magpapractice ako. Magkatanggal hapon. Yung aking split. Namimintin ko pa. Yung bandang split. Yung hindi pa ang ganyan ang paa ko na tumutong ko sa dalang damisa, yun ang trademark yung araw. Lalo paglalaro ko ng tournament, i-split mo na ako. Sabi nung aking coach, tinatakot mo na yung kalaban mo. Yung talaga ang ano ko, trademark, kung maglaro ang tournament, i-split ako niyan. Kugay, yun. Okay, gaganon ko yung paa ko. Kaya, yung aking kalaban, kinakaw na mamot ka. Kasi, ganang mabisaya, mga lakas ang loob eh. Nakatira pa ko sa tundo, lalo lumakas ang loob. Araw-araw may saksakan doon. Madadaanan mo sa kalye. Kawan ko ba yung lugar na yun nung araw? Yun ang praktisan yung mga ano doon eh. Yung pasiga-siga ka doon, ay wala. Hindi pwede. Kaya doon sa tundo, bilib ako sa mga tao dyan. So, pag born ka sa tundo, talagang
nakatatak na sa ano nila eh. Sa kanilang dugo, sa kanilang balat. Talaga sila yung taga-Tondo. Eh, pinsan ako nun, junior na yung katulad ko, sa Tondo. Yung talagang tatakpon mo talaga yun. Umuwi yung probinsya, talagang sir-sir yung mga tao. Malakas ang minap. Salamat na rin ako, dahil ako mahilig sa inyong talaga. Both sides sa aking ina, sa aking ama. Malakas ang minom. Ang aking mga kamag-anak, pinsan. Ako lang hindi talaga. Siguro, kasi lumaki ako sa bundok. O lumaki ako sa sumipit na aking ama. Hindi naman kasi may naman aking ama. Lakas ang bisyo. Kaya doon ako nagmana. So sa mga anak ko, kasi nagpapalam sa akin yung anak ko, lalo si Luis. Yung siya sumakay sa barko, yung mag-ano na siya, Inter Island. Sisiman kasi yung anak ko na yun. Sabi niya, pa, sunot ako. Bakit ko nag-tsa-tsa akin? Hindi ba ako uminom? Hindi ko bakit hindi. Kaya hindi. Ako wala na, lipas ng panahon ko. Kung pag-aralan ko mga yan, mag-bisyo na ako niya ngayon. Hindi naman bisyo yung inom. Ano yan, yung sosyal lang kasi ang inom ngayon eh. Karo ng sosyal lang pag nagpunta ka sa mga social party, kailangan na inom ka. Kaya ako di ako nagpupunta sa mga social party. Isa ba, bawal yan sa amin sa Islam. Yung mga atin ka ng mga party-party kasi nga, para maiwasan din yung ano, mga diskriminasyon at saka yung mga bus, lalo ngayon, sa akong vlogger. So, pag sa bahay, bahay pa si Lloyd, ay wala akong magawa. Dila ko lang naman ang Islam sa amin. Ako lang naman ang Muslim sa amin. Pamilya ko, solid katuloy ko sila. Hindi ko naman sila hinikayat at pinilit. Dahil alam ang relihon mo. Kung makagawa ka ng mga buti sa kapwa. Siguro naman, hindi ka napunta sa ano, dagat-dagat ang apoy. Marami ka natulungan, mabuting gawa. Alam ko, hindi lang sa mabuting gawa ang may liligtas ka. Kung hindi, niniwala ka na may isang Diyos na gumawa dito sa sanlibutan. Yun nga si Allah. Yan ang bilip namin sa Islam. Pinipaliwanag ko sa mga anak ko na ako'y talo ka madali ko na ako'y balik Islam nga. Pero aking unang talagang ina, no? Pinipaalaman naman ako'y magbalik Islam. Yung aking tiyo sa Saudi Arabia na matagal na doon. Elementary pa ako, sorry. Elementary pa ako na sa Saudi na yun. Ang kilit ko, mag-angil, ano ako, convert ko ng Islam. Kasi dito ko nakikita ang hinahanap ko. Kasi ako, ano ko eh, believer talaga ako. Mula pa ako nung hindi pa nag-aral, talagang natuto na ako manalangin din. Puro, ano eh, puro mga, ano, devoted na mareliyoso ang aking makamag-anak. Tapos yung aking uncle sa Saudi Arabia, born again Christian yun. Tinataka ako sa aking ama, hindi nagsisimba yung aking ama, hindi ko nakita magsimba yun eh. Pero madaling araw, mag-isang nawawala doon sa bahay namin. Tapos pag, ano niya, yung pag umihi siya, nakaupo. Parang kaming mga Muslim. Nakaupo kami umihi. Nakaupo kami. Hindi ko alam kung ang aking ama kasi, ano yun eh. Nagpuntang Mindanao kasi yun, aking ama. Pagtatrabaho doon. Hindi ko alam kung sabay na ano. Pero ang pangalan niya, hindi naman pangalang Muslim eh. Basta ano pa rin ang pangalan niya. Pero sa Muslim naman, kahit hindi ka magpalit ng pangalan, okay lang. Ay isa, ikaw naniwala mag-ngiti mo lang yung syahada yung wasadu Allah ilaha ilallah wasadu anna mabarang rasudu lah at ikaw ay naniwala na may isang Diyos at naniwala ka rin na may huling kumpita na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun, isa ka ng ganap na Islam for Muslim saka, hindi mabuti mong gawa unti-unti mong mapag-aralan yun lalo na kayo may social media. Kaya yun, yung natutunan ko sa aking ama, tapos ako nga ron. May mga pagkakataon na kami, kaming dalawa lang, pinagbastan ko eh. Langit na nakaupo yun pag umihi, pwede namang nakatayo. Yung sa ating mga Pilipino, papakita lang pa din. Okay na yun, pwede nang may hihihi. Pero dito walang pagkita kami sa pader. Lalo sa Saudi, yun ako, ingungun-ngun ka doon sa pader. So, nasabi naman ng uncle ko sa Saudi, nung doon pa ako, galando lahat ng religion, ano ang belief nila. Kasi yun ang ano nila eh, paniniwala nila. So ano ganun ang ginawa ko? Ano mga religion? Kasi halo-halo ng mga religion na mga believer na nakasama ko. Yung kakwarto ko sa Saudi, talagang born again talaga yun. Bandang huli, yun na sinusundo na aking uncle yung kakwarto ko, hindi na ako. Hindi alam niya ako, hindi niya ma... Ano ba tawag dito? Naka-atin lang yata ako, dalawa o isa, at least.
Nakakatakot din kasi sa Saudi Arabia yung mag, yung mga PhilSafe dahil nga pag nahuli kayo doon. Deport ka, kulong pa. Ang araw. Pero lakang malakas ang loob namin dahil wala kaming sandalan sa kwan eh. Pwede man nalangin eh. So wala din nag-guide sa akin doon na Saudi pa ako dahil malayo namin eh. Malayo kami dito sa city, mas malayo doon. Wala makitang bahay-bahay tagal. Nasa gitna din Lazeto ang aming tirahan. May tinatawag ng compound kasi American company kami na trabaho. So, kaya nung pagdating ko dito sa UAE, dito na ako nag-convert. Sa Saudi, libre doon ang kwan. Service, pagkain, pati sundo ka doon. Tapos pag-aralan mo talaga yung ano, may schooling pa doon eh. Dito, gagastos ka eh. Dahil nga, layo kami. Sabi naman ng isang imam doon sa Islamic Center na pinuntahan ko. Eh, i-repart doon sa kanya. Kunin ko yung resibo o ano man. Ay, di na eh. Gusto ko mag-isim, mag-muslim. Pa i-repart. Ayaw mo lang mag-mastos ako. Para masabi ng tao na talagang hindi ako ng Muslim, para lang ganito, ganyan. Kasi may nandidinig ako na pag-convert ka raw, eh, pira ka, hindi. Huwag ka na magpa-convert kung gano'n lang hanap mo. Kailangan saliksikin mo kung ano ang Islam. Kaya ako nag-Muslim dahil ako naniniwala ko na ang Islam, yun ang tamang religion sa akin. Actually, hindi naman religion ang Islam. Kasi sinadmit mo lang yung sabihin ng Islam, sinadmit mo lang yung sarili mo kay Allah. Na gano'n din ang ginagawa ng mga unang propita. Doon sila nananalangin. Kung paano nananalangin si Jesus Christ sallallahu alaihi wasallam, ganoon din kami yung mga Muslim. So, yun nga, mga kabayan, nung ito nga mga kaganapan dito sa mundo ngayon, eh, siyempre, siya ang may dahilan. Parang warning sa atin lahat na powerful siya. Walang pwedeng sino man na umantay man lang o humigit sa kanya. Siya lang ang mga makapangyarihan sa lahat. So manalangin tayo mga kuya ng mga ano man ang ating mga paniniwala, ang ating belief, ang ating religion. Manalangin tayo sabay-sabay na nawa mawala itong pandemic na to para magpatuloy ang takbo nating buhay na maayos at magkaroon na tayo magandang buhay dito man o sa ating bansa. A few moments later. This is my HR, Mr. Kamran. Oh, he's a good guy. Thank you, sir, for the processing of my paper. Final exit, mga kabayan. Ulitan ko na lang kayo. At mag-vlog ako. Last vlog ko dito sa kampo na to. Papakita ko sa inyo. Kaya nang tinitiis namin na hirap dito. Init. Likabok. Trabaho sa planta. Hindi lalim. Hindi biro ang trabaho namin. Physical talaga. Kaya nga. At minsan, ginagamitan ng isip din. So, yung mga nagbalak na pumunta rito, yung wala pa ngayon, hindi sila nag-hard. Yung pandemic, local hard lang. Yung nandito lang sa UAE na may visa ng UAE, pinahard nila. Swerte yung mga nandito. Lalo pag may experience ka tungkol sa petrochemical. Machine operator ka na ibang kumpanya na halos similar ang kwan. Takbo ng makina dito sa aming planta. So, mag-isip pa lang ako na mag-reset. Dami nang hinard sila kapalit ko. At dami ako tinitraining bago matapos ang aking grace period na 1 month. So, sana guys, yung mga natuto ng konti din sa aking pagtitraining sa ila, eh, may isa isip nila at galingan pala. Alam ko, mas marami ang matutunan. Kasi bata pa. Kung maaari, hanggang 10 years lang. Uli ka na. Kaya ako, halos 20 years na ako dito eh. Tatlong kumpanya nga ang aking naanahan dito, lipat-lipat lang. Sa isang planta lang. Kasi absorb kami. Kunting tiis lang talaga. Dito, pwede naman kung saan ang sulit dito. Tiis ka lang. Wala mo nang baka-bakasyon. Kasi, ayaw mo bakasyon. Madala-madala sa atin. Pati yung ticket mo or yung lipi mo, padala mo sa pamilya. Kaya nga natin nandito sa Medellin eh. Para sa pamilya. Kailangan masaya ka sa trabaho mo. Pag hindi ka na masaya, huwag ka na pabagahan pag ganun. Ako naman, kailangan naman ako nag-resign. Kailangan ako ng pamilya. Sa ako may edad na. Tama na yung aking pag-strategy dito sa Medellin. Tama yung pagtatrabaho ko dito. Ang matirap pang buhay dito sa muna yung baba, yun ako na lang sa pamilya ko. Mga alagaan na lang ako ng mga apo.
So yun lang ang bago sa araw na ito. Na siya kayo. Mag-like siya, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. June Khaled Karina. Ganoon sa channel ni Mother Queen. George Capicundisa, GO United. BNT Production, Madam Ili, Ana Harold. Madam Ivan. Ganoon din sa mga vloggers na kasama ko. EB Sports. TV. JLT Art and Design. Masta Engo TV. Julius Fashion Vlogs. Ako si Pinong. Saka si ako si Bossing. Bye-bye!